Hello mga kabarkadas, kamusta naman kayo? Kung ako ang kakamustahin nyo ay sobrang saya ko. Kung gusto nyo malaman kung bakit sobrang saya ko, tutukan nyo lang itong video hanggang dulo dahil meron tayong mga balita na sobrang ganda ngayong araw. Ayan, so ngayong video pala ay mag-question and answer tayo dahil dumadami na ang mga katanungan dito sa mga comment section ng ating mga videos. So, simulan na natin ang question and answer. Tara na, let's go! So, unang tanong kay Renzo Mata. So, ang tanong niya dito, kung cheek booster lang daw ba ang ipapatuka or pwede pa bang ibang pagkain sa patukaan? So, ang pagbibigay kasi ng mga patuka kapag may mga inakay na, mas okay kapag nagbibigay ka ng mga fats at proteins dahil kailangan yun ng mga inakay para lumaki yung katawan nila, para tumaba, para hindi sila maging payat, ganun. So, ang kailangan natin ibigay sa kanila ay yung mga cheek booster, tapos yung oat growth. Kung wala kayong oat growth at meron kayong mga extra na mga sunflower seeds, pwede yung sunflower seeds. Kung wala naman kayong sunflower seeds, mas okay bumili kayo ng oat growth. Dahil yung oat growth, para sa ano yan, sa mga proteins at fats, lalo na din yung sunflower, high fats yan. Yan. So, tapos magbibigay pa tayo ng mga bird seeds na may canary at may mga konting white millet. So, yung African mixed seeds kasi ay hindi yan gaano ganun karami binibigay na benefits, pero mas okay kung nagbibigay pa rin tayo para may konting ibang pagkain na nakukuha yung mga inakay. So, yung ganitong pagbibigay kasi ng ng pagkain ay base lang to sa aking sa aking ginagawa. So, aking lang to, aking way. So, pwede pa naman tayong makinig or sumunod sa ibang nagbibigay ng mga pagkain. So, itong nakikita nyo ay way ko to sa pagpapabigay ng mga pagkain sa mga may inakay. So, ayan ang mga kailangan na cheek booster, oat growth, tapos African mix na may canary. Ayan. So, pwede naman na cheek booster lang at oat growth. Ayun, kapag wala kayong extra na mga African mixed seeds. So, ayun. Oat growth at cheek booster. So, kung cheek booster lang, hindi ko alam kung kakayanin ng ng inakay kasi hindi naman kakainin yan palagi ng breeder natin. Depende sa ibon. So, mas okay kung madami tayong ibibigay. So, next question tayo kay Rade Baybay. Ang tanong niya dito, kung ilang beses daw ba sa isang araw ang pagbibigay ng successor pellets? So, ang pagbibigay kasi ng successor pellets para sa mga mag-iitlog na, sa mga kakatapos lang mag-mate. So, ang successor pellets ay fertility booster at natsambahan din ako ng successor pellets na pampagana sa mating. So, hindi naman talaga siya pampagana ng mating, pero na-tsempuhan ako yung ibon ko, yung mga alaga ko, African lovebirds na nag-mate sila dahil sa successor pellets. So, ayun, ang naging experience ko sa successor pellets. Pwede siya sa pag-fertile ng mga itlog para syempre mataas ang chance na ma-fertile yung mga itlog. So, kung itatanong natin kung ilang beses daw ba ang pagbibigay ng successor pellets, isang beses lang sa isang araw na 4 oras lang ang itatagal. Pwede rin kayo magbigay ng successor pellets kapag wala kayo, kunwari nagtitipid kayo ng successor pellets. Pwede kayo magbigay every other day. Okay? Sa mga may mga mag-iitlog or nag-iitlog na, ayan. So, successor pellets ang ibigay nyo sa kanila. Every day or every other day na 4 oras lang ang itatagal. Tapos, bigyan nyo na sila ulit ng mga
daily diet nila tulad ng African mixed. Ayan. So, ayun ang pagbibigay ko ng successor pellets. Next naman kay Flor Delisa Palamor. Ang tanong niya dito kung paano daw ba malalaman kung mapipisa na ang itlog. Bali, kailangan syempre nasa hatching date na sila tulad ng 21 days hanggang 25 days. So, yung pagitan na yon doon na magpipisa yung itlog. Pero, paano ba natin malalaman kung mapipisa na yung itlog? Kapag tinignan mo yung itlog na may crack na, na palabas, ayon ay tinutulak na ng sisiw, ng inakay, na gusto niya nang lumabas. Pero yung kung yung butas ng itlog ay paloob, ang ibig sabihin nun, nabutas yan ng parents nila. Okay? So, ganun lang naman malalaman kung mapipisa na yung itlog. Kailangan meron kayong listahan kung kailan yung estimate nilang mag-hatch sila. So, tulad nito, meron akong estimate dito na mga araw kung kailan mapipisa yung mga itlog. Ayan. So, pwede kayong gumawa naman ng estimate ng ano nyo, ng mga itlog kung kailan sila mapipisa. So, ayan. Ang aking idea kung paano malalaman kung mapipisa yung mga itlog. Ayan. Yung mga estimated hatch date tapos yung, ayun nga, yung itlog kapag may crack na palabas. Ayan. Tinutulak niya yung itlog. Ay, yung atama yung itlog para makalabas na siya. Ayan. So, next question tayo ulit kay Flor Delisa Palamor. Tanong niya dito kung paano daw gagawin kapag natabunan ang itlog. So, ito ang pinakamahirap sa lahat. Yung tinatabunan yung itlog kahit nililimliman naman nila dati. So, na-experience ko na to kay Maha. So, ang ginawa ko dito, mali yung ginawa ko dati. Nung tinatabunan niya na yung mga itlog. Nung tinabunan niya yung apat na itlog dati, binalik ko ulit doon sa kung saan naglilimlim si Maha. Pero, mga ilang oras, tinabunan niya ulit. Bali, ang wala na akong ginawa noon, kundi inalis ko na yung itlog. Inilawan ko, tapos lahat naman fertile, pero wala akong extra na ibon na wala akong extra na breeder na maglilimlim sa kanila. So, kapag ganito ang nangyari sa inyo na tinatabunan na yung itlog nila, una nyong gagawin, syempre, aalisin nyo na yung itlog para malaman nyo kung mag-fertile pa ba yung mga itlog or bugok na. So, pagkuha nyo ng itlog, iilawan nyo kung fertile pa o hindi na. Kung fertile pa, ayan ay pwede nyo pang ibigay sa ibang alaga nyo na may itlog para masabay nila sa paglimlim. Okay? Ayan. So, kapag tinatabunan na yung mga itlog, ibigay nyo sa ibang breeder na para sila yung magtutuloy na maglilimlim. Okay? Pero, ibibigay nyo doon sa may itlog din. Okay? Para, syempre, alam nila na meron silang lilimliman. Ayan. So, ayan lang ang dapat gawin. Pero, kapag ginagawa natin to, syempre, huwag natin asahan na bubuhayin kung mabubuhay pa yung mga itlog. Okay? Kaya mas okay kung hindi tayo ganun ka-positive na mabubuhay dahil baka umasa lang tayo. Laging 50-50 lang dapat ang ating nasa isipan. Okay? Yan. So, ayan lang ang dapat gawin para sa akin kung mangyayari sa akin na kapag tinatabunan. Ayan. So, lilimliman, papalimlim ko sa iba para mabuhay kung mabubuhay. Ayan. Next comment tayo kay Jasper Sornit. So, sabi niya dito, na-experience ko lang na gusto ng pair natin na may butas daw yung mga nest box para sa magandang airflow. So, siguro namimili yung ibon ng nest box pero hindi lahat ng ibon ay kailangan ng airflow. Tulad ng aking back-to-back green opa ewing. Ayan. So, wala silang butas sa kanilang nest box na maliliit para sa airflow pero nagka-itlog sila. Nakakapag-fertile sila ng mga itlog. Tapos, hindi nila sinisira yung pintuan ng nest box para lang makakuha ng
airflow. So, hindi lahat ng nest box ay dapat may airflow din dahil hindi naman namimili lahat ng ibon na na ganito yung mga nest box nila. Ganon. Ayan. So, para sa akin lamang yon dahil experience ko din to, tapos experience mo yan, iba-iba tayo ng experience, iba-iba tayo ng mga komento sa pag aalaga ng African lovebirds. Kaya, okay lang kahit walang airflow yung mga nest box nila. Tapos, okay lang kung may mga airflow yung mga nest box nila. Ayan. So, next question tayo kay Sheila Flores. Ang tanong niya dito, paano daw pag ayaw nila pumasok sa kanilang bahay? Ano daw ang dapat gawin? So, hindi pumapasok ang kanyang mga African lovebirds or mga alaga niyang ibon sa kanilang nest box. Ano daw ang dapat gawin? Para sa akin, maghintay lang. Kung natutukan nyo yung aking mga videos na yung back-to-back kong green o payuwing na may itlog na ngayon, yung pagkabili ko kasi sa kanila, ayaw nilang pumasok sa nest box. Lagi silang nakasabit sa cage. Tapos, dumaan ng isang linggo, ayaw pa rin nilang pumasok sa nest box. Nandoon lang sila sa perch. Lagi silang nasa lapag ng cage, lagi silang nasa gilid ng cage na parang may sakit. Pero, after 2 weeks na nasa akin na, ayun, pumasok na sila sa nest box dahil hindi, siguro nag-a-adjust talaga sila ng matagal bago sila pumasok sa kanilang nest box. Kaya kung may mga alaga kayo ng African lovebirds or kung ano pang ibon yan, hayaan nyo lang sila mag-adjust para bago pumasok sa nest box. Okay? Ako, 2 weeks. 2 weeks ako naghintay sa back-to-back kong green o payuwing na pumasok sila sa nest box. 2 weeks yun. Tapos ngayon, tingnan nyo naman, meron na silang itlog. Ayan. So, napakagandang experience din kasi to na lagi tayong pinapahirapan ng ibon natin, ayun, matutuwa tayo. Kaya, mas okay kung hinaayaan lang natin na mag-adjust sila para yung experience nila sa pagbago ng kanilang lugar, ayun din yung na-experience natin sa ibon natin. Ayan, so, okay lang na maghintay tayo na matagal basta mabuhay at bigyan tayo ng magandang resulta ng mga alaga nating ibon. So, ayun lang naman ngayong video. Sana ay may natutunan tayong bago sa pag-aalaga ng African lovebirds. Kung may natutunan tayong bago, bigyan lang natin ng thumbs up itong video na to. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, mag-subscribe na kayo at pindutin na ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. So, mag-shoutouts na tayo. Shoutout tayo kay Aldwin Diego, kay Francis Joshua Rodrigo, kay Daniel Kayanan, kay Richelle Da Nasol, kay Kimuel Maranata, kay Enzo Maka, kay Angel Marvi Salonga, kay JR Luna, kay Dennis Balabas, kay Mark Harvey De La Cruz, Marvelous Parenas, shoutout din kay Kyle Andre Perez, kay Larence 19, kay El Jan Pepaño, kay Flor Delisa Palamor, kay Jopel Chua, kay John Dave De Jesus, kay Jose Caparoso. Shoutout din kay Joaquin Enwan, kay Gerald Bautista, kay Radi Baybay, kay Angelo Briones, kay Kyle Andre Perez, kay Jun Ducot, kay Ron N. Matan. Shoutout din kay Mark Lucas, kay Robert Gonzalez, kay Mark Chavez, kay Virgilio Rodriguez. Shoutout din kay Richeldo Nasol, kay John Mark Fajardo, kay Limar Neil Matira, kay Leno Basyong, kay John Curl Panganiban, and shoutout kay Velmark. So kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. Tapos kung may mga katanungan pa po kayo, comment nyo lang yan at sasagutin ko yan. At pwede rin kayo mag-post sa aming Facebook group para magsagot din ang ating mga kabarkadas. So ayun lang naman guys ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.